Magandang araw mga boss. Ngayong araw na to ay maglalagay tayo ng yero sa ating bubong mula sa pagbabaon sa mga TIG screw, pagre-rebit ng ating flushing gutter at paglalagay ng ating mga wall flushing. Yan. Pero bago muna ang lahat, intro muna tayo. So, magandang araw mga boss. Tapos na tayong maglagay ng ating mga zipper lens at tapos na rin itong malagyan ng mga fascia at yung flushing gutter. Niyan at yung gutter mismo. Niyan, so ready na 'yan. Lagyan ng yero. So maya-maya maglalagay na tayo ng yero. So kinukuha na nila yung yero. A few moments later. So ito na mga boss, maglalagay na tayo ng yero. So color red yung napili ng may-ari. Ganyan. So mas maganda mga boss kung may tali kayo ito at naka-safety. So sa mga taong to wala kasing safety mga boss, dapat mas magandang may tali kayo sa katawan para safety yung ating trabaho. So ang init mga boss. Ayan. So yan, nakita yung bubong na yan. Yan, kami din ang gumawa yan. Kami ang naglagay ng bubong na yan. So walang dugtungan yan mga boss. At yan yung bahay ko mga boss niyan. So kami rin gumawa niyan. So next is magsusukat tayo. So lalagyan natin ng marka yung zipper lens natin. Ganyan. So bakit nga ba pinupukpok nila yun? Kasi para mas madali yung trabaho mga boss. Ganyan. Binabaon muna ito sa yero. At yung isa naman is nagihigpit ng TIG screw gamit yung barina. So yan mga boss, para mas madali yung trabaho natin. Bali mula sa fascia mga boss, so nag-alaman tayo ng 2 inches yan mula sa fascia. So ganyan mga boss, para mas madali yung pagbubumbong natin, pinupukpok natin. Yung yero lang yung butasin nyo, huwag mo masyadong pupukin nyo ng basta-basta mga boss, kasi tatama yan sa zipper lens at mapupurol yung zipper lens, yung texture natin, at may posibilidad na hindi na to hindi niya mabubutas yung zipper lens natin. So katamtaman lang yung pagpupukpok natin mga boss. Ngayon, yung dalawang paa mo dapat nasa gilid ng groove para support, kasi pag hindi mo inapakan yung sikagilid mga boss, aangat yung yero. So wala yung dugtungan muna namin yung inuna namin mga boss.
So ganito mga boss ha, dapat napakan yung isang kagilin yan, ganyan, tapos itutik screw na. Kasi pag hindi mo yan ninapakan, naangat yung hero mga boss. At yan, dahan-dahan nyo lang, huwag masyadong higpitin kasi yung guma mga boss, i-spread yan. Tulad yan mga boss, oh. Yan, higpitan ng masyado. Tingnan mo yung yero, nayuyupi yung yero pag masyado mong mahigpitan. Yan, katamtaman lang mga boss yung paghihigpit mga boss. Kasi yung washer nyo, yung washer na gumana yan, mag-spread yan. So yan mga boss, malapit na tayong matapos. So ito mga boss, iwasan yung tapakan ito, yung groove, lalo na pag hindi pa ito nalagyan ng text screw, kasi may posibilidad kasi ito mayuyupi. So ito yan, katulad nito nayupi kasi naapakan nila ito. So dapat iwasan yung apakan yung groove. Ito pag nalagyan ng text screw, pwede na yung apakan kasi mahigpit na yan. Ganyan. So malapit na tayong matapos sa paglalagay ng bubong mga boss. Next is yung iba naman is nagre-rebit ng ating mga flashing gutter. So yan mga boss, so kakaunti na lang yung yero nating lalagay. So malapit na tayong matapos. So mga 2 oras lang to paglalagay ng yero mga boss. So bali yung distansya ng ating pagre-rebit ng flashing gutter mga boss is 1 feet or 1 foot. Ngayon mga boss. At ito yung sa ilalim mga boss. Ngayon, ito yung ilalim niya mga boss. So magandang tingnan sa ilalim mga boss. So ito mga boss, bali yung linya ng yero, yan yung susundin natin sa flashing gutter para yung flashing gutter natin ay nasa linya. So pag sa pagbubutas mo boss, dapat matamaan yung groove ng yero para yun dyan natin ilalagay yung rebit natin, dyan natin i-rebit sa yero. Ayan. So sa nasabi ko ganyan na mga boss is 1 foot yung distansya ng ating mga rebit, yan 1 foot. Ganyan, so dapat yung guhit ng yero yung sundin yung mga boss para matuwid yung inyong passing gutter. So yan mga boss, tapos nito is maglalagay na tayo ng wall flashing. So apat kasi kami nagtatrabaho nito kaya madali lang natapos. So maglalagay na tayo ng flashing gutter muna. So ito na mga boss, natapos na tayo maglagay ng yero. Yan. So bali yung mga nakat na yan, yan yung gamitin natin pang brace sa ating gutter. Yan. So i-brace natin yung gutter. So alternate yan, every alternate ang paglagay natin yan mga boss ng brace. Ganyan. So yung tansin na yan, yan yung ating susukatin para nasa level yung ating gutter. Kita niyo yung tansin na yan. Yan yung ating level. So maglalagay na tayo ng wall flashing mga boss. Ayan. Tapos yung nasa groove na tamaan na yan, gugupitin natin yan gamit yung gunting. Yan. Gugupitin natin yan na tamaan ng groove.
Yan, dito. Ganyan. So, gamit lamang yung gunting. At lalagyan natin ito ng tick screw or ipapako dyan. Ganyan, dyan natin lalagyan ng tick screw sa mga dugtungan lang mga boss. Yung dugtungan niya dapat may tick screw niyan. Or yung iba gumagamit kasi ng tick screw at binabaon na nila ng kahoy. Ito mga boss, muntik kong nakalimutan. Binuyupi yung yero mga boss, ganyan. Binibend nyo bago nyo lagyan ng wall flashing. Ang purpose nito mga boss, kasi pag may ulan dyan, makusog malakas yung hangin. Yan, aangat yung tubig. So hindi basta-basta mahuhulog yung tubig mga boss, kasi may nakabend dyan. So katulad nito, yan, papasok yung ulan dyan pag may malakas na hangin. So hindi basta-basta mahuhulog yung tubig mga boss. Ganyan mga boss. So natapos na tayong maglagay ng yero mga boss. Ganyan. So bilis lang, bali 2 oras lang natapos agad. 4 kasi rin kaming nagtatrabaho nito mga boss. So bali yung gutter na lang hindi namin nalagyan kasi naubos na yung ribbit. So hanggang dito na lang muna mga boss. Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe this channel.